In today's video, ituturo ko sa inyo how to vlog like a pro gamit lang ang phone. And by the end of this video, i-share ko yung mga apps na ginagamit ko to edit, like how I add my animation, how I download my copyright-free music, at marami pang iba. So grab your phone now and sabay-sabay tayong mag-vlog gamit nito. Ang maganda sa mga phone nowadays, meron silang built-in image stabilizer. Unlike before na medyo sobrang shaky pa, pero ngayon sobrang smooth na ng mga footages niya. So ngayon, I'm using my iPhone 11 sa video na to, and I'm using my iPhone 8 for editing. By the way, pag nag-vlog tayo gamit ang phone, we have to make sure na may enough space siya, guys. Kasi trust me, filming and editing takes a lot of space talaga. And ayaw nating maghahang yung phone natin pag nag-vlog tayo. And guys, before ka mag-start mag-film, make sure na naka-fully charge yung phone mo. And para maganda yung quality ng video mo, punta ka lang sa settings and make sure na naka-1080p yung quality. Ako, I'm using 1080p with 30 frames per second. For sure, applicable to sa Android and iOS. Yung iba nga may 4K capacity na. So kung nagfi-film ka ng mga cinematic video or mga B-rolls, pwede mo siyang iset sa 4K. At ito pa, sobrang importante nito guys. Before ka mag-vlog, make sure na yung camera lens mo ay malinis. Kaya ako pinupunasan ko talaga ng mabuti before ako mag-record. Para maiwasan mo yung medyo foggy na footage, yung parang may mga white cast, we have to make sure na crystal clear yung mga footage natin. By the way guys, in vlogging, audio is better than the camera quality. Sobrang importante na makinggan tayo ng maayos ng mga viewers natin. Kaya ngayon sa video na to, I'm using a mic. So ito yung ginagamit kong mic ngayon, itong VideoMic MEL. Ito talaga yung marerecommend kong mic para sa mga phones kasi kinakancel niya yung mga background noises. Okay lang naman if wala kang mic kasi maganda naman yung built-in mic sa phone natin. Dito kasi sa amin ang raming mga background noises guys. Ito talaga yung struggle ko every time na mag-vlog ako. Marami kasi kaming aso dito sa bahay namin and nagagamit din ako ng electric fan, tapos ang rami pang mga motorcycle na dumadaan. So kailangan ko talaga ng mic para ma-filter yung mga noises. Especially if tutorial channel ka, kailangan talaga na naka-focus yung mga viewers mo sa boses mo. So ang maganda sa Rode mic na to, meron na siyang dead cat or fur windshield. Ito yung nagfi-filter sa mga hangin. Hindi mo na kailangan ng mga wirings or cable para makonect siya sa phone kasi meron na siyang lightning clip. At diretso mo na siyang i-connect sa phone mo. Kasi itong mic na to is designed for iPhone na may lightning port. Sobrang nag-improve talaga yung audio sa video ko dahil sa mic na to. So don't you worry, ililink ko sa baba yung mga ginagamit kong equipment. Pero if gumagamit ka ng Android or yung phone mo is pabilog yung saksakan, meron ding Rode Video Micro. Ililink ko rin yun sa baba kung yun yung phone mo. Also guys, pag nag-vlog kayo sa labas, pwede kang gumamit ng GorillaPod to hold your phone. Ang maganda dito kasi nabibend siya, pwede mo siyang isabit sa upuan or sa puno or kahit saan. And pro tip, pag nag-vlog ka outdoor, ilock mo yung lighting ng phone mo, i-press and hold mo lang yung phone screen, and i-adjust mo yung lighting na gusto mo. Yan yung tinatawag na AF lock. Para hindi mag-iba-iba yung lighting pag nag-vlog ka sa labas. And sa lahat ng mga indoor vloggers dyan, katulad ko, nandito lang ako sa studio, nagsisit down video, gumagamit ako ng tripod. And ang raming nagtatanong kung ano yung ginagamit kong tripod, I am using the Benro tripod. Sa Shopee ko din siya nabili, and sobrang high quality ng tripod na to. Kasi before, ang rami ko nang nabili na tripod, yung iba hindi nagla-lock, tapos yung iba ang dali lang maputol. Kaya ako nag-invest talaga ako ng matibay na tripod, kasi ginagamit ko na to for how many years na. Hanggang ngayon, sobrang tibay pa rin niya. And dito sa studio, gumagamit rin ako ng ring light. Kasi sobrang nakatulong siya sa quality ng video ko. And hindi masyadong nakikita yung mga pores ko dahil sa ring light na to. Yung maganda sa ring light na to guys, na-adjust yung height niya. Tapos may lalagyan din siya ng camera or phone. And also, pwede mong i-change yung filter ng light. Ngayon, I'm using the white filter. Pero pwede mo siyang palitan ng warm filter. And na-adjust din yung brightness niya. So ikaw, if nag-vlog ka sa studio, I really recommend na mag-invest ka ng magandang ring light. Again, sa Shopee ko rin ito binili, so ililink ko lang siya sa baba. And if wala ka pang pambili ng ring light, make sure na nakatapat ka sa iyong window. Or nakaharap ka sa isang corner kung saan nandun yung sun para mailawan yung mukha mo. So yan lang talaga yung mga kailangan mo para mas mapaganda mo pa yung footage ng camera mo. Again, yung microphone, lighting, at saka yung tripod. So now, let's move to the editing.
Maraming nagtatanong sa inyo if saan ako nagda-download ng mga copyright-free music. Ito ay share ko lang ha. Before, nagsisearch lang ako sa YouTube ng mga copyright-free music. And yun yung mga ginagamit ko for my videos. Pero I learned na hindi pala siya 100% safe. Kasi bigla-bigla na lang ako nakaka-receive ng mga copyright claims. So nagtaka ako, bakit ako na-copyright? Eh sabi doon, copyright-free music or royalty-free music. Yun pala, late ko nang na-realize na dapat pala ilagay mo yung mga details ng kanta sa description box. At yung mga ibang kanta, nag-change yung license nila. Like for this month, okay siyang gamitin. Pero after few months, hindi na pala. So sayang yung mga old videos ko before kasi bigla lang siya nakaka-copyright at hindi na ako sumasahod sa video na yun. So nasayang lang yung effort mo kasi nakaka-copyright ka. Thankfully, na-discover ko yung YouTube Audio Library kasi galing talaga siya mismo kay YouTube and 100% safe siyang gamitin. Pero habang tumatagal, hindi ko na-bet yung mga music doon kasi medyo outdated na siya at medyo paulit-ulit na yung mga beats. And you know me, sobrang perfectionist ako sa mga videos ko. Gusto ko maganda talaga yung music and gusto kong nababagay siya sa mga mood ng mga videos ko. So I finally decided na mag-invest sa Epidemic Sound kasi nasa kanila na lahat yung mga music na kailangan ko. Actually, ito yung ginagamit ng mga big YouTubers nowadays kasi doon kompleto na yung mga genre and mood selection ng mga kanta. Type mo lang yung mga mood na gusto mo and sobrang dami na ng mga results na pwede mong pagpipilian. At ang lahat ng mga music doon ay pre-licensed, meaning hindi mo na siya kailangan ilagay sa description mo and alam mong forever safe na yung mga videos mo. And ang maganda pa, pwede ka mag-download using your phone. And ako, dun din ako gumagawa ng mga playlists sa mga music ko. For example, ako, meron akong music doon for my YouTube tutorials. Meron din akong music doon para sa aking vlogging channel. So, yun yung gusto ko doon kasi pwede ka nang gumawa ng sarili mong playlist. Pwede mong gamitin yung Epidemic Sound for free. You can click my affiliate link below to try the 30-day free trial. And for editing, I'm using CapCut kasi applicable siya both sa Android and iPhone. And wala siyang bayad, it's free to use. Perfect siya sa mga beginner and sa mga advanced editor. Ang dali lang niyang gamitin, pwede mong i-compile doon lahat ng mga clips mo at gawin mo siyang isahang video. Doon din ako nag-a-add ng mga animation kasi kompleto na sila doon, especially yung mga transition. Palagi kong ginagamit yung mga zoom transition at yung mga effect transition nila. Ang maganda doon, pwede kang mag-color grade sa video mo kasi meron silang iba't ibang filters na pwede mong gamitin. And on top of that, pwede mong i-adjust yung filter na yon. You can change your brightness, the contrast, shadow, the highlights, at marami pang iba. So perfect siya sa mga filmmakers. Sobrang gamit na gamit ko siya sa aking mga B-rolls. Especially pag mag-e-edit ako sa aking mga travel vlogs, doon lang ako nagka-color grade. At ito pa, meron din silang speed ramping doon. So pwede mong i-slow-mo or i-fast-forward yung video mo. At if meron ka mga shaky footages, pwede mong gamitin yung stabilization nila para maging smooth yung footage ng video mo doon. And by the way, sa mga nagtatanong kung paano ko zoom yung mukha ko, meron din silang mga keyframes doon na pwede mong gamitin. So pwede kang makapili doon kung saan mo gustong i-zoom in or i-zoom out. So I highly recommend CapCut. So ngayon, alam mo na yung mga basics sa phone vlogging. Yung next mong gawin is mag-isip ng mga video ideas. Ano ba yung mga perfect video ideas na nabublow up dito sa YouTube? So you have to watch this video kasi doon ako nagbibigay ng 50 plus video ideas na pwede mong gamitin para ma-discover agad yung channel mo. So you can watch this video now and see you next week!